Good morning po muli sa inyong lahat and welcome po muli sa aming channel. And again, thank you po muli sa pag-subaybay no, sa pabalik-balik na panunood sa aming channel. Thank you po muli. And today, share po namin sa inyo today ay paano po mag-print ng long size bond paper dito sa ating HP SmartTank 615 model. Ito po, katulad po nito, this is a long bond paper. So pagka-short, di ba madali lang po siya pagka-short kasi using the flatbed, lalagyan mo lang siya dito, pwede ka na niyang mag-copy or mag-scan. Diretso lang po dito. Pagka-long naman po, ito dito naman po tayo gagamit sa taas. Dito po tayo mag-preprint, mag-copy, or mag-e-scan. So paano po? Ito po, start na po natin. Pero first, bago po lahat, kailangan siyempre tingnan po muna natin kung may ink pa po yung unit natin. Though yes, nakikita natin dito yung level niya. Pero dito po, digitally, dito po, dito matter. Yan. Yan po yung mga symbol na pwede nyo i-check. Ito po, dito po yung sa ating ink, level niya. Yan. Kaya may kita po natin dito na okay pa po yung level ng ating cartridge. Ibig sabihin, kahit na marami pa po kayong ipiprint, wala po tayong magiging problema. Okay? Importante po yun, lalo na kung ginagamit natin siya sa business, kailangan po lagi siyang, every now and then, kailangan po siyang tingnan. Kung hindi po, syempre, magsasuffer po yung ating printhead niyan. Kalaunan, bibigay po yan. Eh, medyo mahal din po yung printhead natin. Okay po? So, paano po ba natin siya gagawin? So, start po muna natin kung paano mag-print ng long bond paper. Importante po, syempre kailangan meron tayong bond paper, lalagyan natin siya dito sa likod. Ayan siya. Then, ito po yung piprint natin, kung ano po yung piprint natin, kailangan po, yan po yung nasa ibabaw. Ayan po po. Ibig sabihin, ito yung ating ipiprint. Then next, ayan na po siya. Then, nakalagay, ito po, nakalagay copy, scan, and fax. So, yan po. Click nyo lang po yung copy. Yan, so nagtatanong siya dyan kung ilang copy. So isang copy lang muna tayo. Tatanong ka rin siya kung star black or colored. So ito po, 1. So start na po natin siya since colored yung ating ipiprint. Kailangan start, press po natin yan. So ayan, ganyan po siya kadali. Copying na po siya. Ayan, then hintayin lang natin siya dito sa... Hintayin lang po natin dito. Then ganun po kadali kung paano lang po. Ganun lang po kasimple kung paano po mag... print ng long size bond paper. Dito po lalabas naman yung copy natin, yung original copy. Then dito naman po kung ano po yung ating kinati. Yan, while waiting po, again, thank you po muli sa mga sumasabay-bay. Yan, kung hindi po kayo nakasubscribe sa channel, again, please support our channel. Yan po. Ito po yung ating copy. So, kung nakikita niyo po, ito po yung copy natin. Ito po yung original. Kung makikita niyo po, halos mas maganda pa po yung kinapi natin na copy. Yung kinapi natin versus yung original. Yung kinapi natin. Diba? Paano naman po kung paano naman po tayo mag-scan ng long bond paper? Again, sabi ko nga kanina, dito sa flatbed, short bond paper lang po siya or short. Kung long naman po, dito pa rin po siya. So, try po natin ito. So, lalagay po tayo dito kung ano po yung ating pakati. Po yung masipapaw or i-scan, sorry. Then, so, dito po ulit tayo. Tingnan natin. Dito po, copy, scan. Yan. So, click nyo lang po yung scan. Nakalagay sa kanya, scan to Herrick scan. Yung kasi yung ginamit namin, nalagay ko na nung install ko siya or nung nagpunta ako sa HP 123 para install ko yung apps ni HP. Try natin siya, scan to Herrick, yes. Kung nag-connect siya. Tingnan natin.
Connecting. Yan. Wala po siyang nababasa. Ibig po sabihin, kaya matagal po siyang nagko-connect. So, anong gagawin natin? Oh my God. Sira na yung ating printer. Ayan. So, tingnan po natin. Nakalagay po. May nakalagay. Software required. Ayan. Nakalagay po software required. Ayan siya. Ibig pong sabihin, kasi, ayan, papakita ko po sa inyo. Kailangan po, bago tayo mag-scan, syempre, kaya po nakaprepare yung ano dyan, nakaprepare po yung aming laptop. Ayan po, tingnan nyo. Ibig pong sabihin, it's either hindi pa po kayo nakapag-install ng HP 123, yung OS ng laptop or ng desktop nyo, kailangan po install nyo. Pupunta po kayo sa HP 123, kaya po siya lumalabas. So, check nyo po, bakit po siya hindi makapag-scan, ito po, hindi po siya makapag-transfer ng data dahil kung nakakalimutan or siyempre, yan po, para pakita ko lang po sa inyo, hindi ko po muna siya kinabit. Yan po, so kakabit na po natin siya dito through USB. Ayan siya, so yan, kinabit lang po natin siya. So, balik ulit tayo dito. Yan. So, dalawa po lumalabas kung makikita nyo po, USB and scan to Herrick. Ito pong Herrick USB, yan po yung pinangalan ko kasi, na using dito sa taas, pag nag-scan tayo, yan yung kiklik nyo. Kung mag-scan ka naman sa baba, ito sa flatbed, ito yung gagamitin natin. So, yan. So try natin. Ito, short bond paper. So, scan natin. Press natin itong pangalawa. Ayan. Okay. May kita po natin dito. Nabasa niya na. Ayan, nag-scan na po siya diretso. So, press lang natin dito yung scanning. Lumalabas na po dyan. So, ayan po siya. Lumabas na po dyan yung kung ano po yung i-scan natin. Ayan na po yun. Ayan. Okay, so next naman po. Ito po yung ginamit natin yung sa dito po siya sa flatbed. Ito po. Ayan. So sa long naman po, ito, since hindi siya kakasya dun sa flatbed, ito sa long. So try naman natin dito sa long. Ayan siya. Then, ito po. Ayan, nakalagay na sa kanya, document loaded. Then, press natin yan sa taas. Yung... Ayan, so mamimili ka pa. Save as PDF, JPEG, PDF for email. So pwede nyong piliin po dyan yung save as JPEG. Yan. Click OK. Yan. Ayan siya. Ayan siya. Binasa niya niyang. Scan na po siya. Then, later on, tingnan niyo po siya dun sa ating laptop. Ayan. The file has been sent. Sabi. So, kung titingnan natin dito, yan siya. Yan. Yan po siya. Lumabas na po dito sa ating laptop yung ating kinapi or in-scan. Yan po. Yan po. Napakasimple lang po kung paano po siya i-operate. Una, syempre, importante po na huwag po makalimutan. Bawa po kasi, no? Minsan kasi nangyari, nakakalimutan natin ilagay yung USB or minsan naman gumamit ka ng ibang laptop o desktop. Kasi syempre hindi niyo po siya na-installan para sa OS na ito. Hindi rin po siya magko-connect. Ang importante po, kailangan punta po muna kayo sa HP 123, mag-automatic naman po siya na makikita niyo kagad kung anong klaseng OS ang gamit niyo sa laptop or desktop niyo. I-install niyo lang po siya, after that pwede na po siya magamit. Para pwede na kayong mag-scan. Pag mag-scan, eh, diretso na po mismo sa laptop mo. Yun, laptop mo. At the same time, pwede nyo na lang po siya gamitin. Kung gusto nyo pong mag-print then using your laptop, pwede nyo na po siya. Or ako kasi padalas na ginagamit namin, since nag-download ako ng HD app sa cellphone ko, yun doon ako mismo nag-edit, doon na mismo ako nag-print para wireless na po yung pag-print namin using our cellphone. Papunta po dito sa
ano natin, printer natin. Okay po, so hopefully nakatulong, and thank you po muli sa pagsubaybay sa aming channel. Thank you po.